hanggang sa verse 17. So ito pong sinasabi sa wikang banyaga. No one has ever gone into heaven except the one who came from heaven, the Son of Man. Just as Moses lifted up the snake in the wilderness, so the Son of Man must be lifted up, that everyone who believes may have eternal life in him. For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but to save the world through him. Wala pang sino mang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mabahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan at parusa at ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan. Mga minamahal kong kapatid at magulang sa pananampalataya, ito po ang mabuting balita ng Panginoon. Palakpakan natin sa mga kamusta na ang mga pinagpalakan at ang Yahweh El Shaddai? Praise God! I am blessed! Happy and prosperous talaga! Magaling na! Mayaman pa! Matalino! Matulig! Marangal! Wagas ang pag-ibig! Malaya! Payapa! Kalooban! Maginhawa! At matagumpay! Praise the Lord! Hallelujah! So bago tayo magsiupo mga kapatid, harapin muna natin yung katabi natin. Sabihin natin, mapagpalang gabi sa iyo mga kapatid. Sabihin mo sa kanya, sa Ebanghelyo ngayon. Ipinapaalala ni Jesus. Ipinapaalala ni Jesus. Dahil sa pagmamahal niya. Ibinigay niya ang buhay niya. Para sa iyo. At para sa akin. Amen po ba? Palakpakan natin si Yahweh. So this gospel reminds us, my dear brothers and sisters, na kung mararamdaman man natin, kung mapipil natin o maiisip natin, sa mga pagkakataon na walang nagmamahal sa atin, balikan po natin itong sinabi ng Panginoon na ibinigay niya ang kaisa-isang anak para tayo po ay iligtas dahil iyon sa kanyang pagmamahal sa sangkatauhan. So, sige po, marinan po kayo makaupo. So, bago po tayo magsimula, binabati po muna yung mga nakikinig sa atin ayan, via FB Live. Ayan, so, mapagpalang gabi po sa inyo. Wala po dito sa Macau chapter. Ayan, so, samahan niyo po kami sa pakikinig at pagdinilay ng salita ng Diyos. At ngayon din, gusto ko pong gamitin itong pagkakataon na ito para pasalamatan po ang lahat ng mga sumuporta, tumulong, ipahatid ng tulong para sa anniversary celebration ng mga kabataan ni Yahweh El Shaddai. So, from the bottom of our hearts, in behalf po ng YAELS, ng Young Adults for El Shaddai, kami po ay lubos na nagpapasalamat po sa inyo. So, hindi man po namin pasuklian sa inyo yung kabutihan at tapos papalang ibinahagi po ninyo. Kaya niyo po na si Lord ang pagpala po sa inyo. So you are always in our prayers. Ayan. And so, sa Ebanghelyo na atin pong pinasa sa gabing ito, mga kapatid, ito yung Ebanghelyo para sa araw na ito. So today, we have a special celebration sa atin pong inasimbahan. At ito nga po yung exaltation of the Holy Cross. Ano po pag sinabi ating exaltation, yung pagtaas. Ito po yung sabi natin, pagkilala natin. Ano po, pagbibigay natin ng parangal. So, kanina habang ako po'y nakikinig sa homily ni Bishop, sabi nga ni Bishop ano, noong unang panahon para sa mga Hudyo, ang cross ay sign o tanda ng malaking kahihiyan. A big shame. Ano po, sabihin niyo sa nilang kahihiyan. Kahihiyan. Tanongin niyo katabi mo, meron ka bang hiyan? Meron ka bang hiyan. Ano kaya sabihin niya? Siyempre naman. Meron tayong hiyan. Ano po, and the cross for the Jewish people noong unang panahon, kahit hanggang ngayon naman, ay isang sign o isang tanda ng malaking kahihiyan. Dahil kung sa atin po ay mayroong death penalty, kung sa atin po ay mayroong lethal injection, noong unang panahon, ang pinakamasalimuot na kamatayan na maaaring maharapin
ay yung pagpako sa krus. Dahil nga, kapag ikaw ay ipinako sa krus, pinatanggalan ka ng tinggidan. Dahil ipapako ka sa krus, na wala kang suot na kahit anong damit, at lahat ng tao na madadaanan, na dadaan sa iyo, ay tutuyain ka, kung ano, isusumpa ka, ano po, dahil ang tingin sa iyo ay karumad-dumad. Isang tao na walang dignidad. Ano po? So, ito yung sign ng cross para sa kanila. Malaking kahihiyan. And ang mga tao ipinabango dun sa cross, matagal ang kanilang nagiging paghihirap. At sabi nga ni Bishop Pagani, it takes them 3 to 5 days bago sila mamatay. Mamatay sila of suffocation, mamatay sila sa gutom, mamatay sila dahil mauubusan sila ng dugo. Ano po? Dahil scientifically, kapag yung tao nakahang sa cross, ano po, nakahang siya sa cross, kinamamatay niya ay cardiac arrest. Nahihirapan siya huminga dahil naubusan siya ng hangin. So that is why, nung namatay na ang ating pong Panginoon at yung dalawang magnanakaw sa tabi niya ay buhay pa, pinalo nila yung bintik para hindi maitukod ano po yung paa. Kasi pag pinalo yung bintik, hindi na maitukod yung paa, mahirapan na sila makapag-gas or makakuha ng hangin. Ano po? So, masalimuot ang inaabot ng mga taong ipinabago sa krus at ito nga po ay sign ng malaking kahihiyan. Pero, ito yung ginamit ng ating pong Panginoon ano po, para ipakita sa atin kung gaano niya tayo pamahal. Ito yung ginamit ng ating Panginoon upang ipakita niya sa tao na kahit makasalanan ka, kaya kita mahalin. At na kung tagapin na lahat ng paghihirap at kahihiyan para sa iyong kaligtasan at para ikaw ay pabuhay. Ano po? So, kung atin pong iisipin, parang napaka-irrational. Ano po? Parang irrational ang logic ng atin pong Panginoon. Pero, ang sabi nga sa Biblia, iba ang isipin ng tao sa isipin ng Diyos. Iba mag-isip ang Panginoon, iba ang kanyang plano, minsan sa plano ng tao. Iba ang mag-isip ang Panginoon sa kung paano mag-isip ang isang normal na tao. And, hindi natin lubos na mauunawaan o maaarong ng ating mga isipan kung paano magang tumatakbong isip ng ating mga Panginoon. That is why, inaatiyahan po tayo ano po, ng salita ng Diyos na tayo po ilubos na magtiwala sa Kanya. Dahil sa pagmamahal ng ating mga Panginoon, hindi niya tayo gustong pabayaan. Amen po ba? Sa pagmamahal ng ating mga Panginoon, hindi niya tayo gustong pabayaan. So, meron pong itatanong sa inyo, no? And siguro, sagutin niyo na ito sa inyong sarili. Tuwing kailan ba tayo nag-aantal na? Tuwing kailan tayo nag-aantanda? Tuwing kailan tayo nagsasign of the cross? Ayan. So, antanda po sa Tagalog yun, antanda. So, as a Catholic, ano po, as a Christian, maraming pagkakataon na tayo po ay nag-aantanda. Ano po? So, nag-aantanda tayo simula sa bago at pagkatapos pagdasal, pagkatalangin. Ano because the sign of the cross, signing of the cross is we invoke, ano po, tinatawagan natin ang presensya ng Banal na Sangga. And ayon po sa ating katuruan bilang mga Katoliko, that is the shortest form of prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Because where there is the presence of God, there is peace. Amen. There is blessing. Ano po? So we invoke, pinatawag natin, ano po ang presensya ng Banal na Sangga. At sa tulong, ano po, ng makapangyarihang Diyos, ano po, ang ating amang nasa langit, at sa tulong ng ating pong Panginoong Jesus at sa paggabay ng Banal na Espiritu, yung ating pong prayer ay nakakarating sa trono ng Diyos. So we make the sign of the cross kapag tayo po ay magdarasal before and after natin magdasal. Nag-aantad natin po tayo kapag tayo po ay mapapadaan sa isang simbahan, lalo na kapag may pinsan. Ayan. So alam po ba natin ang dahilan kung bakit tayo nag-aantad na? Ayan. So hindi lang tayo nakikiisa dun sa mass celebration, because kapag tayo po ay dumadaan ng simbahan, nag-aantad na po tayo dahil tayo po ay nagbibigay galang doon sa banal na katawan ng dugo ng Panginoon sa Blessed Sacrament. Yan po, palagi natin tatandaan na ito. So, kahit nakasakay tayo sa gym o naglalakad po tayo, napadaan tayo sa iba, tayo po ay nag-aantanda. And the sign of the cross ay isang sign, ano po, isang palatandaan na ikaw ay Kristiyano. Amen po ba? Ikaw ay isang Kristiyano. Kaya nga po, i-encourage tayo, ano po, na sa ating pong pag-aantanda, huwag tayo mahihiya mag-aantanda. Dahil isang tandayan na tayo po ay isang Kristiyano. So, nakakalungkot po kasi isipin minsan pag nag-aantanda, pag nahihiya yung public, gano'n ang Dr. Rosa. Parang nagmamadali. Parang ka lang kung ano nung sinusulat mo sa katulong, gano'n ba ano po? So, sa ating pagkatanda, make it properly. Make it proud. Maging proud ka na ikaw ay Kristiyano. Maging proud ka na ikaw ay Katoliko. So, tuwing kailan ba tayo nag-aantanda? Kapag merong dumadaan ang ambulansya at alam natin may alam. Ayan. Bakit tayo nag-aantanda? Ayan. So, hindi naman sa'yo na-expect natin mamamatay yun. Yung taong yung kundi, we are praying for them.
We are praying for them. And we are also praying na hindi tayo magkaganoon. Na iadya tayo ng Panginoon sa anumang sakuna, sa anumang sakit na maaaring dumapo sa atin. Ano po? So, ito'y tanda ng pag-iingat. Ano po? Panalangin natin sa Panginoon na tayo ay kanya pong iingatan. Ano po? So, ito'y mga pagkakataon na tayo po ay nag-aantanda. We are invoking the presence of the Holy Trinity. So, ang tanda ng krus para sa mga Hudyo ay kahihiyan. Pero sa atin bilang Kristiyano, bilang mga followers ng ating Panginoon, ang krus ay tanda ng pagmamahal at kaligtasan. Amen po ba? Harapin mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, kaya naman. Kaya naman. Kahit nasaan ka. Kahit nasaan ka. Kapag mananalangin ka. Kapag mananalangin ka. Huwag kang mahihiya. Huwag kang mahihiya. Na mag-side of the cross. Amen po ba? Ayan. So, mga kapatid, kung tayo mahihiya mag-side of the cross, ano po? So, kahit ibang pananampalataya, ang mga kasama natin manalangin, kung tayo mahihiya mag-side of the cross. Because that is our mark. Yan ang tanda natin bilang mga tunay na Kristiyano. And in today's celebration, the exaltation of the Holy Cross, may tatlong bagay din po tayo ipinagdiriwang aside po sa naging instrumento ito ng Panginoon para sa ating kaligtasan. So itong tatlong bagay po natin po ipinagdiriwang, may kinalaman po ito sa pagkakatakpo o sa pagkakakita in finding, ano po, yung cross na pinagpakuan sa ating pong Panginoong Jesus. Ano po? So, the finding of the true cross by St. Helena, the mother of Emperor Constantine. Pangalawa, the dedication of churches built by Constantine on the site of Holy Sepulchre and Mount Calvary. And pangatlo po, the restoration of the true cross to Jerusalem by Emperor Heraclius. So isa-isahin po natin ito, no? Pasadahan lang po natin para may idea po tayo kung bakit tayo nagkaroon ng ganitong uri ng celebration. Nalungo ng panahon, mga kapatid, hindi po sila... ang mga tao noon, hindi sila mahilig sa artifacts. Ano po, hindi sila mahilig sa artifacts. So, pagpasok lang siguro ng in the mid of the first century, dito nauso, ano po, dito nainggano yung mga tao na maghanap ng mga artifacts. Ng mga artifacts at relics. So, pag sinabi natin artifacts at relics, ito yung mga naiwang bagay, mga gamit ng mga taong mahalaga, mga taong ma-impluensya. Kaya po, yung Egyptian pyramid, ano po, ay ina-excavate ng mga tao. Nakita nila yung mga tombs, ano po, ng mga pharaoh, ng mga hari noong unang panahon. Nakita nila yung mga jewels nila, yung mga ari-ari nila. So, yun yung kanilang mga artifacts. So, ang relics, ito po yung mga bagay na sabihin natin ginamit ng mga tao pa na. Ano po, at isa sa mga relics ang pinakamahalagang natagpuan, na malaking kinalaman sa ating pananampalataya, ay yung cross na pinagpakuan ng ating pong Panginoong Jesus. So, just a brief story, ano? Si Emperor Constantine, siya po yung emperor sa Rome nung panahon na matagpuan, ano po, ang cross ni Jesus Christ, at ito ay natagpuan ng kanyang nanay. So, doon po sa isa sa lugar sa Roma ay pina-excavate ng isang lugar dahil doon po, sabi nga, yung legend po, no, sabi ng mga ng oral tradition na dito nakabaon yung tatlong krus na ginamit. Ano po yung krus na dalawang mananakaw at yung krus ng ating pong Panginoong Jesus. So, na-identify na ito po yung krus ng ating Panginoong Jesus dahil itong nanay ni Constantine sa St. Helena, pinapunta niya yung isang tao pero malubhang sakit. Ipinahawak sa kanya yung tatlong krus at yung pangatlong krus, pagkahawak doon sa pangatlong krus, immediately gumaling yung tao. But they believe na ito yung krus na ginamit, ano po, para ipako ang ating pong Panginoong Jesus. Ano po? So, tunay nga na ang mga taong ginagamit ng taong banal ay nagiging instrumento din para dumalik ang kagalingan dahil sila ay mga banal. Ano po? So, harapin mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, kapatid. Kapatid! Malay mo. Malay mo. Balang araw. Balang araw. Yung damit na sinuot mo. Gamitin ng Panginoon. Para mag-ibala. Amen po ba? Amen. So, ito lang, my dear brothers and sisters, maraming relics ng mga katawan ng santo, ano po, St. Padre Pio, kaya ng kanilang mga labi, yung cord, ano po, na ginamit sa ulo ng ating pong Panginoong Jesus, na maraming testimony, maraming tao ang gumagaling, ano po, dahil hindi yun mismo nagpapagaling, kundi ginagamit ng Panginoon bilang instrumento. Amen. Dahil ito'y gamit ng mga banal. So, pangalawa, the dedication po, no, of the churches built by Constantine. So, on the site, ano po, yung site, yung lugar kung saan na-excavate ito pong tatlong krus at yung krus na ginamit sa Panginoon, pinatayuan po doon ng kapilya. Pinatayuan ng chapel. At nandun din po yung krus na ginamit, ano po, para sa ating pong Panginoong Jesus. So, isa po ito sa mga
bagay na gusto kong mabisita kung ako'y makakabisita ng Jerusalem. Gusto kong pumapuntahan itong lugar na ito para at least hindi lang ako puro theory ano po, sa mga pananampalataya natin, kundi masasaksihan ko rin yung lugar kung saan pinahirapan ng Panginoon, kung saan siya ipinako, kung nasan yung kanyang krus. Ano po, kasi ang ating po pananampalataya hindi lang nakabase sa libro. Ang ating pananampalataya hindi lang nakabase sa libro, kundi truth in history. Totoong nangyari. Ano po totoong nangyari? Yung mga lugar na nababanggit dito, totoong dunahan ng ating Panginoon, totoong dinaanan ito ng ating po Panginoon. And then lastly, ano po, yung restoration of the true cross to Jerusalem by Emperor Heraclius. Ano po? So, dahil nga na napunta sa Roma, ano po, yung cross ng ating Panginoon, ibinalik ito sa Jerusalem. Ano po, kung saan dananahan ng ating po Panginoon, kung saan siya ipinamatay. And so, my dear brothers and sisters, in a deeper sense, the feast also celebrates the Holy Cross as the instrument of our salvation. So hindi lang natin ipinagdiriwang yung pagkakahanap ng cross na ginamit sa Panginoon, kundi yung mas mahalagang bagay, pinagdiriwang natin, ano po, yung kapistahan ng banal na cross na ginamit sa Panginoon, dahil ito ang naging instrumento para tayo ay makatanggap ng kaligtasan. Sa kamatayan ng ating pong Panginoon, na overcome at napagtagumpayan niya maging yung kapangyarihan ng kamatayan. So that is why, ipinapakita sa atin, ano po, ipinapaalala din po sa atin na kung sino mang makikisa sa paghihirap ng ating pong Panginoon, tatanggapin din niya ang victory na tinanggap ng ating pong Panginoon. Amen, amen po ba? Harapin mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, naniniwala ako na ikaw at ako magiging victorious tayo. Amen po ba? So magiging kapag slaming victorious, mananagumpay. Hindi ka magiging mananagumpay kung wala kang laban na pagdadaanan. All of us have our own battles. Suppose especially, meron tayong battle spiritually. And I believe magiging matagumpay po tayo kung tayo po ipatuloy na kumakapit sa ating pong Panginoon, sa ating pong pananampalataya sa kanya. Whatever that battle is, kapatid, magiging matagumpay po tayo. Hindi tayo pababayaan ng ating pong Panginoon Jesus. So, ang mensahe po ng ating pagdiriwang sa araw na ito at ang ebanghelyo na ating pong binasa, unang-una, tatandaan po natin that Christianity without cross is meaningless. Christianity without cross is meaningless. Hindi ko matatawag na isang Kristiyano kung wala kang cross. Dahil saan ba ipinako ang Panginoon? Sa cross. Tanongin mo yung katabi mo. Ano ba yung cross ng buhay mo? Ayan. So, kung isa-isa natin yung focus tayo matatapos. Matagal tayo mag-sharing. Brad, ang dami-dami kong cross ng buhay, Brad. Unahin ko na yung asawa ko. Pangalawa yung anak ko. Pangalawa, bakit yung ahag ko? Bakit yung business ko sa Pilipinas? Ang dami-dami kong cross, Brad. Hindi ko alam kung kailan ba matatapos itong mga cross na ito. Ano? And so, Christianity without cross is meaningless. Sabi nga sa subtitle, yung ko na babasa niyo. Only by uniting ourselves to Christ's sacrifice on the cross can we enter into eternal life. So, ibig sabihin, kapatid, yung cross, yung hirap, ano po, na pinagdadaanan po natin dito sa mundo ito, i-unite natin ito sa naging sakripisyo ng ating pong Panginoon. So, para maging mas malinaw po sa bawat isa sa atin, ano, sabi nga ni Mother Teresa, kung ano man yung hirap na pinagdadaanan po sa mundo ito, isipin mong ibinaanin mo yan para sa Panginoon. Iniaalim mo yan para sa Panginoon, i-overcome mo yan kasama ang Panginoon. Sabi nga ni Mother Teresa, ang daming tao sa mundong ito ang nangihirap. Ang daming tao sa mundong ito ang nagsasuffer emotionally. Ang daming tao ang nahihirapan ng loob, gusto nilang tumulong pero wala silang magawa. Those kind of sufferings, kapag ini-unite mo yan sa naging sacrifice ng ating Panginoon, kapatid, magiging matagumpay na rin. Kapag tatagumpayan mo yan, at anong plus yan, kapatid, gagaan. Kapag kasama mo ang Panginoon. Amen po. So, Christianity without the cross is meaningless. That is why, if we will try to realize, kahit na palagi tayo sa simbahan, kahit na malago tayo sa pananampalataya, may mga pagsuro pa rin tayo. Dahil bahagi ng buhay ng isang Kristiyano ang pagpasa ng cross. Ano po ba yung sinabi ng Panginoon? Whoever wants to follow me shall take up his cross and deny himself. Take up his cross and follow me. So, ibig sabihin, bahagi ng buhay po natin bilang mga mananampalataya ang araw-araw magpasan po tayo ng cross. So, meron nang nagtanong ano sa isang pare, yung sabi niya, Father, kung araw-araw may pinapasan tayo ng cross, pwede ba natin ibaba kahit saglit? Para makapagpahinga naman. So, pabibilaw sa pagtanong, pero somehow it makes sense. Kasi bilang mga Kristiyano, sabi niya ng Panginoon,
take my yoke upon you. Na po, sapagkat ang pamatok mo ay magaan. And kung iisipin po natin yung mga pamatok na inilalagay sa kalabaw, mabigat yun. Kasi ginagawa yun sa pag-aaral, ihilahin mo doon, nakabuo sa lupa, tapos ihilahin mo. So, paano magiging magaan yung yoke na ipapatok sa atin ang ating pong Panginoon? You know? So, ang krus na atin pong ipinapasan, dapat ipipasanin po natin kasama ang Panginoon. Dahil kahit anong bagay ang pinapasan natin kasama ang Panginoon, gumagaan. Kapatid, hindi natin pwede kinabahin yung krus natin. The point na ipinaba natin yung krus natin, siguro kasama natin talaga si Lord sa langit. Kasi habang tayo ay nandito sa mundo, mga kapatid, hindi mawawala ng pasakit. Hindi mawawala ng pahirap. Everyday, araw-araw yan. Meron kang kakaharapin ng pasakit, paghihirap, may problema ang dadaan sa buhay mo. Pero lahat ng problema ngayon, dumadaan. Nasa pagdadalang po natin yan, kung ang problema ay bibigat to, gagaan. Pero sa pagharap mo, sa mga cross ng iyong buhay, sa mga problema mo sa buhay, harapin mo yan kasama ang Panginoon. Amen po ba? Tapikin mo sa balikat ang iyong katabi. Sabi mo sa kanyang kapatid. Kapatid! Alam ko matatag ka. Alam ko matatag ka. Alam ko mag-ibay ka. Alam ko mag-ibay ka. Pero kailangan mo si Lord. Kailangan mo si Lord. Amen po ba? Amen. Kahit gaano ka makatatag at mag-ibay, kailangan mo pag. We all need the Lord. Kailangan natin ang ating pong Panginoong Jesus. So, it's easy to understand that the cross is special because Christ used it as the instrument of our salvation. Pero hindi malaking tanong ano, kung ito kayong ginamit ng ating Panginoon para sa ating salvation, bakit kailangan pa natin tignan at hanapin yung cross ng ating Panginoon? Di ba sapat na si Jesus na lang tingnan natin, bakit kailangan pa natin tignan yung cross ng ating Panginoon? So tatandaan natin mga kapatid, ano po, that the cross without Christ is meaningless also. Yung cross na nariyan, pero wala si Kristo, cross lang yan. Pero kapag yung cross naroon si Kristo, ibig sabihin, ito yung tanda ng kaligtasan. Amen po ba? Ito yung tanda ng kaligtasan. At lahat ng sacrifices ng tao sa mundo, pinasa ng ating pong Panginoon. Ito po yung pagpapaalala sa atin kung bakit kailangan natin tingnan ang cross para turuan tayo mag-ahubaba. Hello? Hello? Para turuan tayo mag-ahubaba. Bakit daw? Kasi yung parusa, yung paghihirap na dapat tayo ang magpapasan, pinasan ng ating Panginoon. Amen po ba? Harapin mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, kaya lang ang kapatid. Walang puwang sa ating puso. Ang pagmamataas. Amen po ba? Walang puwang sa ating puso ang pagmamataas. So sabi nga ng Panginoon, kaya whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and